mamahali. Ngayon, sir, pagbalik nyo rito, na pag-alaman nyo na si Mrs. ay meron ng kinakarelasyong police. Yes, sir. Ano pong ebidensya meron kayo, sir? Yung pag-amin ng asawa ko na... Umamin? Umamin po, sir, umamin. Oo. Oh. Kasi alam niya na sinusurveillance ko yung ano niya. Sinusurveillance nyo? Yes, sir. Okay. Paano po siya napaamin? Nung sinabi kong may nakuha kong picture, sir. At meron naman talaga? Meron, sir. Anong itsura ng picture na magkatabi sila ng polis? Magkatabi sila, sir, tapos couple t-shirt. Shirt. O nga, ano. Ayan, o. Taga saan po itong polis? Kakilala niyo po ito? Taga sentro din, sir. Kilala niyo po? Hindi ko kilala, sir. Pero kilala ni Mrs. Okay. Anong pagklaseng pag-amin ang ginawa ni Mrs. matapos mo siyang kumprantahin? Sinabi kong sino tong kasama mo dito. Natulala siya na may hawak akong picture na ganito. Nagulat siya? Paano mo nakuha yung ganon? Yes, sir. Hanggang ngayon, hindi ko po nakita sa kanya, sir. Okay. So pagkatapos nung nahimasmasan siya, anong sabi niya? Magsimula ulit tayo, sabi niya, sir. May anak po kayo, sir? Meron po. Ilan po? Isa lang po. Okay, good. Sabi niya magsimula ulit tayo. Yes, sir. Ano pong naging kasagutan niyo doon? Parang galit ko sa kanya, sir, na nawala, sir. Pero pag tulog ko ng gabi, hindi mawawala, sir, yung ginawa nila, sir. Natural. Nandun pa kayo sa room, alam niyo na po pala na mangyari. Yes, sir. Doon niya na inamin, sir. So nung dumating ko kay Rito, ano nangyari? Nag-usap na kayo? Tungkol lang sa bata sana, pero bayaan ko na sila. Ilang taon po yung anak? 3 years old, sir. Okay. May batas ko kasi tayo, below 7, dapat sa nanay. Pero I think exception yung sa inyo. Dahil si Mrs. gumawa ng kalokohan. So, hindi nga po maganda sa bata environment na yung nanay, nasa kustodiya yung anak, tapos nandyan yung si police na kalaguyo. Yes, sir. Very unhealthy po yun. Yes. So, yan yung mga ganong klaseng kaso na I'm sure ito mga taga-DSWD, isa ipapabor na yung bata mapunta sa iyo. Kapag pumalag si Mrs., ikukorte ito. Yes, sir. Yes. Okay. Ano na pag-usapan niyo tungkol sa bata, sir? Pumunta kami sa attorney, sir. Gusto ko sana, every Sunday morning, kunin namin yung bata, tapos ihahatid ng Monday morning. Kahit wala sana ako, kukunin ng mother ko doon, babalik lola. Din ng yung lola. Lola po. Ah! Yun lang ang gusto ko, sir. Pababayaan ko na sana sila. So, nagpirmahan na kayo? Hindi, sir. Police Sergeant Ronnie Vidal. Sir, kinabit mo raw si Mrs. Joanne Rabanal? Hindi po, sir. Hindi po. May maletrato, sir, na magpapatunay. Palapit na kamag-anak namin yan, sir. Kasi sa Domingo na site, sir. Cousin, second cousin, third cousin. Parang third cousin na yan, sir. Kasi Domingo yung ano niya, sir. Third cousin. Nanay, so, sir. Ang dahilan mo, magkamag-anak kayo, third cousin, kaya hindi pwedeng mangyari yun na kakabitin mo siya, tama? Oo, sir. Ikaw naman, sir. Meron nga, sir, mag-first cousin, nagkakabitan eh. At saka, sir, madagdag ko, sir, umamin si Mrs. kay Mister. Hindi ko pa alam yan, sir, kung paano... Usap kayo sa ni Mister. Usap. Sir Ronnie, umamin na si Joanne sa akin at ni-record ko pa. Hindi ko naman alam yan. Sir, ang daming ebidensya pag ano, papalag ka dito. May mga sosyo pa kayong eh. Si restaurant, ganun. Doon kayo lagi ano? Nagtatambay. Tapos yung police car na pag nag-duty kayo, doon sa ano, tapat ng clinic niya. Lagi. Yan, brad. Kung nang tita ko yan. Huwag ka nang magpalusot dito. Nag-trust na ako doon kasi ang tita namin, ayaw niya na iba yung magkukuha doon sa pesto. Kaya doon ako nagpunta. Oras ng duty mo, sir. Oo, sir. Tama? Dala-dala mo yung mobile car. Oo, sir. Pero may kasama kong mga pulis, sir. Kaya nga, bakit kasi doon kayo tumatambay? Ba't hindi kayo rumoronda, rumorobing para ma-maintain yung peace and order sa lugar na kung saan kayo naka-assign? Hindi yung nakatoka lang doon sa restaurant? Nagroronda kami, sir. Noong kapataan kami doon, sir, nagberenta lang kami kasi yung restaurant kita ko doon, sir, kainan yun, sir. Kaya nga, sir, eh. Kaya nga, sir, ang ginagamit mo kasing very convenient excuse, magkamag-anak kasi kami, kaya pwede akong pumunta anytime sa restaurant na kung saan nandiyan si Joanne. Magkamag-anak kasi kami, pwede ko siyang akbayan. Magkamag-anak kasi kami, kaya pwede siyang humiga sa aking balikat. Third cousin kasi kami, kaya okay lang magkasama kami palagi. Mag-third cousin kasi kami, kaya pwede ko siyang halikan. Magkamag-anak kasi kami, walang mali siya, kaya pwede kami humiga sa isang kama. Palagi mong pinapalusot yan. Ay, hindi po, sir. Tanungin niya lang po yung asawa niya, sir, kung anong query niya sa aming dalawa. Kasi wala naman pong ibang intention. Natural lang naman na pupunta kami doon sa pesto ko at pesto ng tita ko, magtambay doon o sumagdit lang doon. Hindi lang, sir, ang pagtambay mo doon. Pumupunta ka pa ng gabi doon sa bahay nila, Joanne. Ay, hindi alam po, mo sir. Ba yun, sir? Hindi kay tanungin ko yung anak ko ngayon. Sino ito? Sinabi ko sa picture na yan, yung picture na kikita mo dyan. Police, katabi ni mama matulog. Opo, anong kulay ng sapatos? Black, sabi niya. Ano yun, sir? Ay, hindi grabe po, sir. Grabe ka. Tinatakasan mo yung duty mo paggabi. Ay, hindi po, sir. Hindi, hindi sir, po ganyan, sir. Huwag ka nang mag-ano, sir. Ang dami kong ebidensya. Aminin mo na. Hindi talaga, sir. Pasensya na po kayo, sir. Nakausap ko pa ng asawa mo noon. Ma'am, may alam ka ba sa mga asawa natin? Sabi ko sa kanya, meron kong alam, sir, pero wala akong preba. Meron ka ba? Bigyan mo ako, sabi niya. Hindi ko binigay yung mga picture na yan. Di magaling ka, sir, ako, sir. Alam mong batas, eh.
Ah, hindi sir, hindi ka naman magaling. Oo, magaling ka sir. Saludo ako sa'yo. Yung asset ko, hindi maka... Infiltrate. Ah, hindi sir. Para... Dati ko rin gawin yan. Umitimbog din ako ng kuhan, dati yan. Gawain mo rin gawain niya? Hindi sir. Dati ako kasing concert. Men in uniform din. Ah, okay, okay. Meron kang ginamit na tao nag-surveillance sa kanila? Meron sir, meron. Ayun pala sir eh. Meron siyang hinayin na tao nag-surveillance. Sir, ganito mangyari sir. Yung pong anak nila plus yung pag-amin ni Mrs. na recorded, gagamitin namin yung ebidensya na para kayo po yung mapasibak sa serbisyo. Ayun sir, kung yan yung anong gusto niya sir, kapatid nung yung asawa niya sir, alam niya yan sir. Okay sir, tanong ko sir, sige. Kamag-anak kayo, third cousin, bakit palagi kayo nakikita magkasama sa picture, dinadala mo siya sa bahay, dinadala mo siya sa restaurant? Bakit? What's so special about being a third cousin with Joanne? Hindi po sir. Hindi, kasasabi mo lang sir, kasi third cousin kayo, kaya nga okay lang na maging malapit kayo sa isa't isa. Bakit nga kayo malapit sa isa't isa, third cousin kayo? Kaya nga sir, Hindi, pakisagot lang sir, bakit nga kayo malapit sa isa't isa? Hindi naman po yung talagang malapit sir. Yung pesto namin na kainan, dyan kumakain kasi itong si Doktora. Sir, yung anak niya po sir magtitistigo na ikaw raw ay tinatabihan mo itong si Mrs. Rabanal at yung sapatos mo pa nga black. Yung yan yung ano niya sir, yung patunay niya, depensahan ko na lang sir. At saka sir, makinig ka, pag kami po ay kakalawitin ka namin, hindi namin gagamitin yung mga pulis dyan sa Cagayan. Ang gagamitin namin pulis, manggagaling sa Maynila para makalawit ka, kala mo? Oo sir. Tantanan mo na sir, tama na, kasal sila eh. Pwede ka makulong dito. Oo sir. Matanong ko lang, itong picture na kahiga sa balikat mo si Mrs. Rabanal, bakit? Tapos na, bakit kaya naka-couple shirt? Ewan ko dyan sir kung paano nangyari yan sir. Ha? Pero siguro sir, yung magkasama yung mga pinsan niya, tapos yung... Sandali lang sir. Police ka, hindi mo alam. Sobra man ang pagkatanjiay mo. Hindi mo alam kung bakit kaya naka-couple shirt pareho? Hindi ko pa alam yan sir. Kung makita ko yan sir, maalala ko sir. Kasi mga concert, may kasama yan sir. Malalit sir, naka-couple shirt kayo sa picture, tapos sweet kayong dalawa. Tapos sabi mo hindi mo alam. Grabe naman. Pati ba naman kami pinag-uuto mo sir? Pasensya na po talaga sir. Saan kuha daw yan? Kuha ng asset ko yun, sir. O, kita mo? Kuha ng asset niya? Sarge, punta ka rito. Pag-usapin kayo ni sir, total, si sir naman pala, papayagan ka na, libre ka na kay Mrs. Basta't yung bata, pumayag lang si Mrs. na bibisitahin yung lola. Ewan ko sa kanila. Ganito gagawin mo, Sarge. Taking the cue from Mr. Rabanal, sabi mo sa kabit mo, oy kabit, yung anak mo, payag-payagan mo nang pumunta kay lola para libre na tayong dalawa. Hindi po, sir. Pasensya na po, sir. Wala akong karapatan din na magsabi niyan, sir. Bukas sa makalawa, sir. Schedule natin, okay? Sir, naka-duty ako, sir. Hayaan mo na yung duty na. Magpaalam ka dahil kapag itong si Mr. Rabanal gagawa ng action at pupunta kami ng kamkrame, tanggal ka servisyo, sir. Maniwala ka sa hindi. Sige, sir. Okay, sige. Sir, tatawang din natin si Mrs. Tapos, ito si Sarhento. And then, mag-usap kayo kung talagang decided ka na papabayaan mo silang dalawa. Pero kung yung habol mo talaga, yung baby lang at pabayaan mo na silang dalawa, it's your call. Ayan ko na sila, sir. Okay, sige. Pag hindi pumayag, kukulong ko sila, sir. Sir. Thank you, sir. Okay. Paano nyo ba nalaman na meron palang lalaki itong si Mrs. bukod dun sa pag-amin niya pa sa inyo? Dun sa pagyaya ng Mrs. ko, dun sa nag-inuman sila. Nag-inuman sila kasama yung polis. So silang dalawa lang? Walang ibang kasama? May mga kasama pa. Mm. Pero dun ko na naisip na... May something na nararamdaman nyo na. Bakit kaya sa tingin mo naghanap pa ng iba itong si Mrs.? Andiyan ka na. May anak na kayo. Siguro. Sa problema, nag-away. Normal lang sa mag-asawa yun, ma'am. Away. Pero yung away nyo, hindi naman malala. Wala namang sakitan. Wala. Walang sakitan. Kumbaga salita lang, tapos hanap na siya. Away, mag-asawa talaga. Pero itong police, nung nalaman mo agad yun, nung may mga ebidensya ka na, tinry mong kausapin, kumprontahin. Hindi po. Tinry na kumprontahin yung police. Bakit po? Kasi gusto ko pang kunang evidences ko. So ngayon, asan si Mrs. ngayon? Andun sa amin. Nasa inyo na. Okay. Ang masasabi nyo kay Mrs. ngayon? Magpakabait ka na. Minahal kita kahit dalawa ang anak mo. Yun lang. Paano kapag nag-sorry sa'yo si Mrs.? Lumuhod sa harapan mo, sabi na balik na kayo sa dati dahil mahal ka pa rin niya. Tatanggapin mo pa rin? Hindi naman. Ayaw mo na talaga. Paano yung bata, kasi, yung anak niyo? Kasi nandun na yung lamat. Kahit magkasama kayo, siyempre mag-aaway na naman. Malungkat na naman yun. So ayaw mo na magtiwala? Ayaw mo na talaga. Ayaw ko na.